Hi mga paps, magandang umaga po sa ating lahat, no. So ito, trouble natin itong Smash 115 kasi hindi ito umaandar. So yung ano natin, troubleshooting natin dito pag hindi man umaandar yung mga Smash natin mga paps, is yung ano natin, ignition coil at saka regulator rectifier. So yan mga paps, tignan natin. First trouble natin, titignan natin yung ignition coil niya kung may spark pa. So di ba mga paps, walang spark na lumalabas. So yung second trouble natin, so try natin yung palitan yung ano natin, yung ignition coil natin, kasi yun yung hindi nag-spark. Hindi nag-spark. First, tanggalin natin tong mga cover niya dito para hindi tayo mahirapan. Wala kasi yung spark yung ano natin, ignition coil, kaya yan yung ano natin, papalitan. May savings ako dito. Mostly kasi sa mga Smash, pag walang kuryente is yung ano, ignition coil yung nasisira. So pag hindi yan ano, nag-spark ulit, try natin mag-trouble sa mga wiring niya. So ayan mga paps, no, natanggal lang nga natin yung cover niya. So, nakasakit dito sa signal light. Salamat nga pala mga paps sa walang sawang tumitingin sa mga vlog ko at nag-subscribe. Sa hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe po kayo sa channel ko. Ayan. Pakihit na lang po yung notification bell mga paps para updated po kayo sa mga video na i-upload ko. So, ganyan lang mag-remove ng mga covers sa Smash natin mga paps. Ayan. Buti na lang meron akong savings sa ano, ignition coil natin. So yan yung ignition coil natin mga paps, di ba? Wala kasing kuryente na lumalabas diyan. Walang spark. So yan yung savings ko mga paps, no. Ito yung itatry natin. Pag may spark itong ignition coil na savings ko, so ibig sabihin na itong ignition coil dito, yan yung sira. So tanggalin natin itong nakabolt niya dito mga paps. ayan. Tsaka yung isa sa baba. So, sobrang higpit mga paps, no. Hindi siya matanggal. So ano bang gawin natin dito? Gawin natin, ganituhin lang natin yan mga paps. Kasi ang kinalawang na kasi siya, hindi matanggal. So testing lang naman yung gagawin natin. Second trouble natin yan. So ganyanin lang natin yung paglagay kasi nga testing lang. So ipasok natin yung negative connection natin na black-white sa mga Smash natin. Yan mga paps, no. Pasok natin sa bolt pagkatapos ano natin, higpitan natin. Ayan. Tsaka yung nakasakit niya, huwag natin kalimutan. So ngayon, nakabit na natin. Itatry natin mga paps na paandarin kung may spark ba yung ignition coil na yan. So yan yung sira at tsaka ito yung pinagpalit natin na ignition coil na savings ko.
Di ba mga popsil, no? Ito yung first trouble natin. So ito test natin mga pops kung mayroon bang spark na lumalabas. So yan o, pandarin natin mga pops. So medyo hindi makita dyan. So so ito mga pops, try natin. So kita nyo naman mga pops, no? Nag-spark yung pinalit natin na ignition coil. So di ba mga pops, no? Yan lang pala yung sira, yung ignition coil natin. So ayan, di ba? Mandar na siya mga pops. Di ba? Kita nyo naman ang lakas-lakas ng spark niya. Yun yan lang mag-trouble mga pops, no? Mostly kasi sa mga smash, yun yung madaling masisira. Yan yung ano natin, ignition coil natin. So yan, di ba mga pops, no? So sana mga pops, no, nakatulong tong video ko kahit mga basic troubleshooting lang na mga motor natin, no? Salamat po sa panonood mga pops, and God bless po sa inyong lahat. At mag-subscribe po kayo sa akin at pakihit na lang po yung notification bell. Salamat po sa inyong lahat.